Gaano po ba talaga kahalaga to yung ano, maging mentally healthy ang isang bata, Dokora? Ano man, napaka-importante talaga na ang isang bata ay sabihin na natin, hindi lang malusog yung physical na kalusugan, kundi yung sabihin na natin yung mental na health, mentally healthy rin ang isang bata. Bakit? Kasi tatandaan natin, no, pag mentally healthy ang bata, doon din lumalakas yung immune system. So basically, ito rin yung pamamaraan na para maging physically healthy sila. Dahil syempre, pag sinabi nating mental health yan, ang pinag-usapan yan, hindi lang naman yung kaisipan, pero yung utak. So kung ano man yung functioning ng utak natin, de syempre, dun makikita mo kung gaano yung magiging functioning ng isang bata, kung paano siya makakakuha ng impormasyon, kung paano niya ma-absorb lahat ng nakikita niya sa kanyang kapaligiran. So very big talaga pala yung impact nito sa totality, okay, ng health po ng isang bata, no? And what does a child need for good mental health, no? Paano natin masasabi na mentally healthy ang bata, and ano yung kailangan niya para to keep it na always good po? Okay, kung physically healthy ang isang bata, kailangan kumain. So, dapat lang talagang kumain ng something nutritious. Yeah. O, importante na talagang kumakain ng tama. Pangalawa, natutulog ng tama. At saka talagang kailangan may ehersisyo. Lalo na siguro na ang mga bata ay talagang napaka-playful. So, talagang na-exercise ang isang bata. So, those three basic needs na talagang sabihin natin, nakakatulong para magkaroon ng isang magandang kalusugan ang kanilang pangkaisipan. Kasi importante yun eh. Kung wala itong tatlong bagay na ito, maaaring talaga magdulot ng mga possibilities na magkaroon ng mental health issues na hindi natin inaasahan na pwede mangyari. So how can the parents help on nurture their children's confidence and self-esteem? Kasi di ba sinasabi, when a child is mentally healthy, nako, dito nag-uumpisang maging, nabibuild yung character, okay, ng isang bata. It's from the confidence na didevelop, and you know, self-esteem, napakahalaga po yan as a kid grows up, di ba po? Okay. Basically, dahil kasi ang parenting, importante yan eh. You're not supposed to be just a good parent, but a responsible one. So, pag ang nurturance na sinasabi dito, syempre, nandun ka agad yung affection. Nandun yung pagmamahal na ipinapakita sa mga bata. Dahil ang unang-una, no, pag nakaranas ang isang bata, kahit yung nasa loob pa lang sila ng tiyan ng kanilang mga magulang na mayroong rejection, ayaw itong batang ito. Itong na nasa loob ng kanilang tiyan, mararamdaman na yun ang bata eh. Mararamdaman lalo na pag yung habang lumalaki na talagang naka-experience na ng rejection nito. And once na naka-experience ng rejection nito, dito makikita yung possibility na yung level of confidence nila, medyo sabihin na natin, hindi mo makikita kaagad dahil kasi parang wala silang kumpiyansa sa sarili nila eh. Then in the first place, meron ng rejection. Second, yung bang possibility na ang isang bata talagang maganda yung kanilang pamamaraan ng pag-parenting kasi meron tayong tinatawag na merong authoritarian, meron yung talagang overprotective, meron naman yung may pagka sabihin na natin yung totally napaka hindi lang yung authoritarian, yung talagang sobrang napaka-stricto to the point na akala mo talagang hawak-hawak nila sa leeg ng mga bata. So pagdating sa ganun, pwedeng they become so abusive to the point na bumababa ang self-esteem. Hindi nila na bibigyan ng pagkakataon na na-nurture yung pagkaroon ng character build-up na, di ba, syempre, merong behavior, oo yan, yung mga actions, ganyan. Pero yung behavior na yun, dapat makorek kung may mali doon. At the same time, kinakailangan talaga na habang nabibuild up yung magandang character na yan, nagre-create ng magandang attitude. And that happens if the parents are able to help nurture their children's confidence and self-esteem. How about the role of the school, okay, the teachers, and yung mga ibang nakakahalubilo po ng itong mga bata sa eskwelahan? What kind of role do they portray po dito sa pag-nurture ng confidence and the self-esteem din po nitong mga bata nito? Alam mo, importante nga yan eh. Nakakalungkot nga kasi nitong pandemic, talagang ang social skills medyo limited. Pero remember, bahagi na paglaki ng isang bata na para magkaroon ng magandang
relationship with other people is ma-nurture ang social skills. Ito, hindi ito nagko-contain sa pamilya lang. Importante dito ang impluwensya ng eskwelahan, ang guro, mga kaibigan, yung community, yung kanyang environment. Kung wala itong nakikitang ganito at nakasiklud lang ang bata sa kanyang, sa kanilang tahanan or mismo sa bahay lang nila, there's a tendency na talagang hindi mo yan madidinig magsalita, napaka-passive niyan. Pa pwedeng maging mahihiyain yan. Or sila yung tipo ng bata na yung bang pagkausap mo parang napaka-timid or yung sabihin natin parang lulugo-lugo, parang pag tinanong mo, kamusta ka na? Parang ganun, di ba? Ganun. Yung intonation mo, kamusta ka na? Sila po, okay lang po. Diba? Yung parang ang kimi-kimi na kausapin. Eh, yun yung, ano, eh, yun yung hindi dapat eh. Kasi ang bata talagang napakasigla. Oo. Oo, yeah. Kaya nga sabi nila, huwag kayong matakot pag sinabi niyo medyo napaka-aktibo na isang bata. Mas matakot kayo pag sobrang tahimik dahil kasi hindi natin alam, oo, kung ano yung nasa isip niya. Nararamdaman, nasa isip. Kasi talagang dapat ang bata matutong maglaro and then pwedeng ang laruan na ito i-share sa mga kaibigan. Doon magkakaroon ng interaction not only with family members but also with friends. And then makakapag-create siya ng talagang yung kanyang ano, social relationship na tinatawag, which is a big part para sa isang tao na matutong makisalamuha sa ibang ano, sa ibang mga bata. And then eventually paglaki niya, importante yan eh, yung social skills na yan. How do we enforce discipline and criticism without hurting a child's feelings po? Kasi diba, doktora, ako, I understand, kasi nanay ako ng kambal and my kambal are like both, they're 10 years old, no? So, syempre, sometimes, I do not know if I'm parang being so strict ba or ganyan. So, I'm very careful also pagka magbibigay ako ng, you know, ng mga criticisms. Kaya lang, alam ko na hindi naman po pwede po na laging praises ang ibibigay ko sa mga anak ko. Kasi dito sa mga to, kapag ka-constructive ang objective mo, you would, ano po eh, stimulate, okay? Or you would encourage them to be better. So, ano po yung, ano, paano natin gagawin to na hindi naman ma-affect po negatively mental health ng ano, mga bata? Una-una, when you discipline na, it's supposed to be something consistent. Kasi ang hirap. Dahil kasi tayo, hindi katulad sa ibang mga bansa na talagang parents lang. Tayo kasi usually may surrogate parents, tsaka lalo na may mga pagkakataon if the parents are working, may mga lola at lolo or mga tita or mga uncles na tumutulong sa pag-aalaga ng mga bata, right? So, may mga pagkakataon na, ay nako, pag kayo hindi niyo sinunod ito, ganito, hindi kayo sasama, hindi kayo pa pwedeng sumama sa ganyan-ganito. Ba, ganun yung nangyari. Kaso, here comes the lola. Pag dumating si lola, ay, sasama ko si Apo dahil kasi pupunta kami sa mall. Tapos sasabihin niya ganun, ma, hindi, dahil kasi ano eh, may grounded ngayon yung bata na yan dahil kasi may ginawang kasalanan yan. Kaya nga ako nagpakahirap-hirap pumunta dito para lang puntahan yung apo ko tapos hindi mo ako papayagan. So, pagkita mo na hindi ka maging consistent sa kung ano man yung pinataw mo na pamamaraan na disiplina, there's a tendency na itong batang ito, matutuwa siya na, ay, kailangan ko lang pala si Lola. Kasi ang magic word, la, pumunta ka dito kasi pinaparusahan ako para makaalis ako dito at makaalis tayo. So nakikita mo yung mga possibilities na ganun. So first and foremost, when you discipline a child, it is something that's supposed to be something consistent. Second, para wala rin confusion, doktora, sa end ng mga bata, no? Yes, definitely. Second, dapat din na kung magdidisiplina ka, hindi naman natin sinasabing dapat na hurting words. Kasi hindi rin siya nakaka... bigay ng pagkakataon para sabihin mo eh yung matuto ang isang bata when you give hurting words because it is a form of abuse na talagang natututo sana na baka sabihin ganun when you say something like na ay ano you're dumb pag bobo ka talaga parang ganun baka maniwala yung bata na ay ano eh siya na yung magsasabi ng something na ay ano hindi ko kaya yan kasi sabi ng mommy ko bobo raw ako. So, di ba, pati siya na in-stigmatize na niya yung sarili niya dahil kasi in-inform siya ng of authority, which is an adult na parent niya, na sinabihan siya ng ganon. So, definitely, ang laki ng epekto nito sa mga bata. So,
yung mga hurting words na yan, hindi dapat yan sinasabi. So, if you want to discipline, pa pwede naman yung grounded. Tapos yung allowance mo, hindi mo na ibibigay. Or kailangan may parang service ka muna, do this chores first para talagang papayagan ka for a particular activity na ganyan. And then, sa umpisa pa lang, make it a point na mayroong mga limits, may parameters yung paggamit ng mga bagay-bagay sa ano, like panonood ng TV or kaya naman yung paggamit ng mga gadgets. And then do not even allow na yung talagang puro yung mommy additional 1 hour, tapos mommy another additional hour. At di ba pati ikaw nahuhulog dun sa mga trap nila na namamanipulate ka. So you have to be very consistent. As a parent, parang nag-meltdown ka, parang ganatutunaw kapag ka naglalambing na, hindi mo ba? And ito, di ba, you mentioned about yung ano, yung mga use of gadgets and TV, doktora. Ano po yung epekto ng TV and social media sa mental health po ng mga bata? Okay, napakalaki at this point. Kaya nga talagang dapat umpisa pa lang, may mga sabihin na natin yung limits at saka may mga parameters tayo na sinusunod. First and foremost, ang TV, ang SockMed, ang paggamit ng mga gadgets na to, hindi sila yung kapalit ng yaya. Dahil wala tayong yaya, eh yun ang gagamitin natin. Eh kasi may mga pagkakataon, may mga bata, pag nakahawak na as early as 2 or 3 years old, pag nakagamit ng certain gadgets na ganyan, tapos pag tinanggal mo, di ba umiiyak? So parang okay. Sa'yo, eh, masaya ka na na hindi umiiyak yung anak mo, nakatutok naman sa gadget. Hindi mo napapansin na ginagamit mo na itong gadget na ito as ayaya to the point na natatahimik. Pero they come to a point na doon na lang at doon na nakatutok yung bata sa mga gadgets na yan at sa paggamit ng ganito. And definitely, there are some instances, lalo na pag ang isang bata nakakapagbasa or nasa school na, sometimes, ang social media or yung paggamit ng mga gadgets na yan, it's a way to, ano, it's something good kasi marami ka makukuha ng informasyon, nakakatulong kasi may nahuhun ang social skills mo. But what if it comes overboard na talagang it's a form na dun ka nabubuli, hindi mo alam na yung anak mo pala nabubuli na they're being cyberbullied by somebody na hindi naman kilala. And then sometimes, yung mga bata, ang daling maapektuhan sa kung ano yung nakikita nila doon. So definitely, kinakailangan talaga ng proper guidance sa paggamit itong mga gadgets ito. Because sometimes, ang bilis-bilis nilang ma-influensyahan. What if yung something na destructive yung nakita nila sa SockMed, baka gayahin, kahit hindi nila naiintindihan. So talagang kailangan nandun. Diba, baka mami, may mga nakakachat silang iba, diba? Kasi minsan way para makapagawa ng mga crimes. And syempre, ang mga bata, madali pang, they're very gullible, very naive, no? So, and kawawa naman. So, kaya dapat babantayan din talaga natin. Pero to doktora, no, in your practice po, so far, what have been the most common mental health conditions that you've noticed po among Filipino children? Definitely, ADHD is one such common na mental health condition na kumisan hindi natin, hanggang ngayon, wala talagang particular na cause. Pero syempre, it has something to do with genetics. And then, sabi nga nila, kumisan, ito rin yung possibility na exposure sa lead ng magulang during the time ng pregnancy. And definitely, ang laki ng impact ng alcohol at saka smoking ng magulang kung bakit yung nagkakaroon ng ADHD na bata. Then the next thing na ito talagang pinaka-common ngayon, anxiety. Mami, anxiety po yung anak ko eh. Nagkakaroon po ng panic attacks, nagpapalpitation, nagkakaroon po ng numbness ng mga kamay. Tapos po nasusuka yan ang mga bagong ano, mga palaging sinasabi ngayon. Bakit nagkaroon ng anxiety? Eh kasi po sa online learning, ganyan-ganyan. Tapos ito pa, ang pangatlo na palagi kong nasasabi, tatawag. Meron din pong depression yung anak ko dahil kasi po ganito ang nangyari. Sobrang nalulungkot siya dahil naapektuhan sa nakita sa TV. What are the signs that a child is having mental health struggles? Okay, alam mo nakakagulat dahil kasi merong mga bata na all of a sudden na napaka-aktibo tapos biglang hindi nila magsasalita. Na kumisan magugulat ka, it's either kahit bata nag-i-stress eating at saka meron din pagkakataon hindi kumakain. Tapos nakakalungkot dahil kasi kumisan akala natin natutulog na tayong lahat, siya pala gising.
So yung mga ganyang klase ng mga senyales na yan, yung talagang balik tayo din sa tatlong basic na sinabi ko na biglang nagkaroon ng katamaran, tapos biglang nagpo-procrastinate, tapos may mga pagkakataon na nag-i-skip ng meals, o kaya gusto nasa loob lang ng kwarto, lahat ng interest na dati into sports, biglang sasabihin, sa loob lang ako ng kwarto, mami, mainit. Parang gagawa at gagawa siya ng mga paraan na para hindi maka socialize with the family members or even with friends, eh medyo mga senyales na yan na dapat ay hindi natin basta-basta yung isa sa walang bahala. Because there are some instances na akala lang natin parang ano lang, okay lang sa kanya, pero okay lang din sa atin. Yung pala, eh talaga may mga struggles na hindi natin naiintindihan o meron na palang talaga mental health issues na nangyayari. And doktora, in the event na makakita po ng ganitong mga senyales, no, saan po and paano po kaya sila makakahingi ng tulong, no, para ma-addressan kaagad itong ganitong condition po ng kanilang mga anak? Okay, una-una, no, dapat talaga merong makapagsabi sa magulang na may nakita silang kakaiba. Or mismo, yung bata, pag nagsabi na, huwag nilang sasabihin na, ha? Nagkakaganyan ka? Bakit po sinasabing kailangan mo ng ano, professional help? Yun yung nalulungkot ako pag nagsabi ibang mga bata na, Mommy, I want to to see a counselor or a psychologist. Bakit? Hindi mo kailangan yan eh. Nung ganito, di ba, kumisan yung mga ibang parents sasabihin, they compare, ako nga, ganito-ganito nangyari sa akin, pero nalampasan ko yan. Huwag niyong i-ignore yung mga sinasabing ganun ng mga bata. Dahil kasi baka mamaya they are already experiencing something, eh ayaw nga nilang sabihin sa inyo eh. Dahil kasi nagiging ganun nga yung attitude nyo sa ganyan. Remember, when kids already they are already asking for help. Tapos kayo mismo, sasabihin nyo, hindi, ano yan, arte-arte lang yan. Imposible po. Try your best na talagang napakinggan sila. Because the mere fact that you are going to acknowledge that there is something na going on, in-acknowledge nyo at na-validate nyo, you are already helping your child. So, why not allow na talagang, kung hindi nyo kakayanin na makausap yung bata sa kanyang problema, look for somebody who can help. Seek professional help. Even lalo na ngayon kung mag-face-to-face classes, ang laki ng role ng mga teachers, ng guidance counselors, and even friends to ask what is happening to your children. Dahil kasi, syempre, from there, makakahingi ka ng information. Ano ba, kamusta ba yung anak ko, di ba? Yung mga ganong pagkakataon. So that more or less, you are being guided. But ito, doktora, no? In the event po na talagang, okay, so very supportive yung parents, tapos o sa school, okay, nag-notify din ng guidance counselor and nagpakita rin ng ano, ng support dun sa para matulungan ng bata, no. Usually po, doktora, sa setting po dito sa mga clinics nyo, kalimitan, how are childhood mental health disorders treated? Okay, basically, talagang kinakailangan yung isa sa mga ano is yung ano, therapy sessions, counseling sessions. Pwedeng syempre assessment muna. And then, hindi naman, pag sa psychologist po, siguro yun po ang dapat natin i-differentiate din. Ano? Pag sa psychologist po, definitely puro mga ano po yan, mga counseling sessions, therapy sessions, pwedeng lalo na pag bata, play therapy or mga yung mga cognitive behavior therapy. Pero pag mayroon pong pagkakataon na talagang sinasabing symptoms na talagang hindi kakayanin ng mga gantong klaseng mga therapy, kailangan po siguro isang child psychiatrist for that matter para po sa ganun, kung kinakailangan magkaroon ng medication or uminom ng gamot, talagang importante na magagamot tayo for reasons na paano po kung talagang nagkaroon ng mood problems yung anak nyo, kung meron pong anxiety na hindi kaya ng basta-basta ng mga counseling sessions, importante po yan. Ngayon, meron din po tayong tinatawag na EMDR. Ito po yung eye movement, desensitization, repositioning therapy. Ito po yung klase na parang for the child na lalo na kung may mga specific phobias or fear na nangyari sa isang bata or isang trauma na nangyari, ito po isang klaseng therapy para makalimutan
or maibalik sila na mawala yung takot na ramdaman nila doon sa mga experiences na yun. So, may mga ganun pong klaseng therapy. At saka, wag po kayo so, natatakot eh. Tora, magandang sinabi mong last, ha? That sounds so interesting, ha? I mean, but that can that be very selective? Kunyari, ito yung gusto mong i-delete sa memory. Kaya ba yun, usually? Actually, para siyang hypnotherapy. Pero ito yung bagong pamamaraan, yung EMDR na sinasabi. May mga psychologists na nag-specialize on EMDR. Talagang yung eye movement ang ginagamit talaga. Di ba, kung nakakita kayo sa TV, yung hypnosis, yung nag-hypnotize, yung merong ginagalang yeah. Ito. Ito, ang eye movement, nagagamit siya. Talagang ginagamit siya. Tapos, meron yung metronome, yung parang merong rhythm na ginagamit ang mga psychologists for that matter para sa ganun, makuha lahat yung talagang pamamaraan para mag ano syempre important ano yan 8 steps siya medyo matagal dahil kasi talagang ilang sessions din siya kasi maghi-history taking lalo na kung nangyari ito nung bata tapos about 12 years old siya tapos may nangyaring 4 years old na hindi makalimutan nakakapag-trace sila eh hanggang sa yung i-reconcile kung ano yung nangyari nung 4 years old yung mga ganung bagay maganda siya actually.